Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman. Simulan na natin. Mapagpalang araw, Sir Caspar. Bermans na. At nararamdaman ko na ang simoy ng nalalapit na Kapaskuhan. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan ng inyong pamilya. Gayon din sa mga minamahal nating mga taga-subaybay. Tawagin niyo nga po pala ako sa pangalang Nestor. 33 anyos. Isang karpentero. At kasalukuyang naninirahan sa Mabinay, Negros Oriental. Dito sa aming lugar, busog ang mga taong dayo sa kwentong aswang. Marami na kasing nangyayaring kababalaghan dito na masyadong mahirap ipaliwanag. Kaya naman naisip ko na ibahagi ang kwentong ito para na din magsilbing babala sa mga taong mahilig maglakwatsa o magtungo sa ibang lugar para magtrabaho na at mag-ingat. At huwag basta magtitiwala kahit kanina. Ang kwentong ito ay hindi akin. Bagamat personal ko namang karanasan, ihingi ko na lang din ang paumanhin ang bawat pangalang mababanggit na pinalitan ko na muna dahil masyadong sensitibo ang mga pangyayaring magpasa hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa din sa aming lugar. Taong 2014, nang bumiyahe ang kapitbahay naming si Nena papunta sa Iloilo para mamasukan bilang katulong. Mabait si Nina at maalaga. Sa edad niyang 25 ay batak na ang kanyang kaisipan sa pagtatrabaho. Mahirap kasi ang buhay sa bukid. Swerte na lang kung may asendero kang amo na kayang suportaan ang araw-araw mong pagbubungkal ng lupa sa kanila para may kita naman kahit papano. Parehong matatanda na ang mga magulang ni Nena at wala namang ibang maaasahan maliban sa pagbabanat ng buto sa bukid. Gusto niyang makatulong sa kanyang mga magulang kaya nag-isip siya ng paraan para kumita ng pera. Noong una ay nagtitinda siya ng kakanin sa harap ng isang eskwelahan. Naroong maglalako siya ng bibingka at tumatanggap ng labada sa mga taong wala nang panahong maglaba at kung minsan, nagpapasuhol sa mga kakilala para magbantay ng bata. Kahit papano ay may kinikita naman siya sa kanyang pagsasideline. Pero alam niyang hindi ito sapat. Mahirap kalabanin ang gutom na kapag ninais nitong pahaptiin ang ating tiyan, ay wala tayong magagawa, kundi ang maghanap ng paraan para magkalaman ito. Madalas ko siyang makita sa palengke. Doon siya tumatambay kapag hindi na uubos ang kanyang panindang kakanin. Umaasang may mga tendera din sa palengke ang makakapansin sa kanyang kakanin at bilhin kaysa dalhin pa niya ito pauwi. Mabuti na lang talaga at hindi naman abusado ang kanyang mga magulang. Pareho silang abala sa araw-araw na pagtatrabaho at nagtutulungan na kumita ng pera. Nakikita ko ang hirap ng kanyang mga mata. Pero alam kong tinitiis niya ito para lang mabuhay. May kapatid si Nena. Isang 17 anyos na binatilyong baldado. Kailan lang nang madisgrasya si Waldo sa motorsiklo dahil mahilig ito sa pakikipagkareraan. Tumila po ng lalaki at nadaganan ng kanyang motorsiklo nang hindi niya matansya ang galaw na dapat niyang gagawin
nang magpakitang gila siya sa madla. Naging problema ito ni na Mang Celso at Aling Flor dahil malaki ang iniwan nilang bayarin sa ospital. Kinakailangan pa nilang humingi ng tulong sa mga opisyales sa aming lugar para kahit papano ay gumaan-gaan ang kanilang problema sa pera. Nang makalabas si Waldo sa ospital ay tila napilaya ng mag-asawa, lalo na't si Waldo ay magkakapera sana sa mga racket niya sa pakikipagpaligsahan. Nang maging maldado ang lalaki ay isa pa ito sa kailangan nilang alagaan, kaya hangos palagi si Nena at kulang sa pahinga. Bilib lang talaga ako sa mag-anak dahil kahit saan dumakmak na problema na ang dumating sa kanila ay hindi sila dumadaing sa kanilang mga kamag-anak kahit kailan. Nadala na raw kasi sina Aling Flor nang minsang humingi ng tulong sa kamag-anak nilang nasa abroad. Bukod sa kung ano-ano pang masasakit na salita ang kanilang naririnig, ay sinusumpatan na sila hindi pa man ang pagbibigyan sa kanilang tulong na hinihingi. Kaya naman mas minabuti na lang ng pamilya na sarilihin ang problema para hindi na masaktan pa. Gumaling naman si Waldo pero hindi na nga siya nakapagmotor pa. Panghabang buhay na ang nangyaring pagkabaldado niya, kaya siya ang naiiwan sa kanilang tahanan at gumagawa ng gawaing bahay. Kahit papano ay kaya niyang magluto, maglaba at maglinis dahil nakakaupo naman siya sa kanyang wheelchair. Dumidiskarte pa din siya para makatulong sa kanyang pamilya. Sina Mang Celso at Aling Flor ang nakatuka sa bukid at sa pamamakyaw sa ibang asyenda. Samantalang si Nena naman ay gumawa din ng paraan para kumita. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral ang magkapatid. Sa pagkakaalam ko ay grade 6 lang ang natapos ni Nena. Samantalang si Waldo ay nakapasok sana sa second year high school. Nang makatikim nga ng bayad sa pakikipagbaligsahan si Waldo, ay mas naisip niyang mainam pala ang kumikita sa bata pang edad. Kaya iniwan niya ang pag-aaral. Nahumaling siya ng gusto sa pagkikipagkarera hanggang sa madisgrasya nga siya. Halos masiraan ng bait ang kanyang buong pamilya nang malaman ang nangyari sa kanya. Kung gaano kabilis ang pagpasok niya ng pera sa kanila, ay gayon din kabilis ang paglaho nito nang maaksidente siya. Naubos ang lahat ng kanilang ipon dahil kinakailangang putulin ang dalawa niyang paa na dadurog nang madaganan siya ng motorsiklo. Nang makalabas siya sa ospital, bumalik sila sa pamumuhay na mas mahirap pa sa daga. Kahit kailan, hindi nagreklamo si Nena sa pag-aalaga niya sa kanyang kapatid. Ayos lang sa kanyang lahat dahil nakahanda siyang tulungan at alalayan ito kahit ano paman ang mangyari. Sa katunayan niyan, nang makatagpo ni Nena ang isa niyang kaklaseng nagtatrabaho sa kabangkalan, e saglit silang nag-usap at nalaman ang tungkol sa paghahanap nito ng makakasama sa trabaho. Hindi tumanggi si Nena dahil sayang naman daw ang sweldo. May kalakihan iyon at marami pang benepisyo na sa totoo lang ay kahirap hanapin at ipunin sa panahon ngayon. Maging kasambahay lang ang trabaho ay may saktong pahinga pa sa mga nararapat na oras. Nang makauwi si Nena sa kanilang bahay, ay kaagad niyang ikonento sa kanyang mga magulang ang tungkol sa trabahong inaalok ng kaklase niyang tawagin na lang natin sa pangalang Donna. Kagaya ni Nena, ay kahirapan din ang nagtula kay Donna para magtrabaho sa Karatig Lungsod.
Ilang beses na din itong umuwi sa aming bayan at bumabalik din kaagad pagkatapos ng ilang araw. Nang sabihin nga ni Nena kung magkano ang dapat na isusweldo sa kanya, ay nalula ang lahat at umasam na kay ganda ng nasabing trabaho kapag napasukan kaagad. Nagpaalam si Nena at sinabing gusto niyang pumasok. Nangako siyang uuwi naman sa kanilang bahay isang beses sa isang buwan para mabisita ang kapatid at mga magulang. Pumayag si Aling Flor at Mang Silso sa kondisyong aalagaan ng dalaga ang kanyang sarili sa lugar na iyon. Kinaumagahan ng buwan ng Setyembre ay bumiyahe si Nina sa Kabanggalan kasama ang kaklase niyang si Donna. Kay ganda ng kanyang ngiti at nagniningning ang mga mata. Sabi pa niya sa kanyang ina bago sumakay sa bus, alagaan daw nila ang kanilang mga sarili at huwag magbabaya. Marami raw siyang pangarap para sa kanilang lahat. Sumakay na siya ng bus at sumama na kay Donna sa bahay ng magiging amo niya. Ikinagulat ng gusto ni Nena nang malamang hindi pala sila magkasama ni Donna sa trabaho. Ang magiging amo niya ay kapatid pala ng amo naman ni Donna na nakatira sa Iloilo. Malaking lugar ang Iloilo. Mas lamang ang dami ng tanim na tubo at mga establishmento. Sa unang pagtungtong ni Nena sa bayan ng Duenas, buong akala niya ay nasa isang ghost town siya. Marami raw bahay pero walang ganoong tao sa umaga. Kapag sumasapit naman ang gabi ay tsaka pa siya nakakakita ng maraming tao na tila ba normal na gawain lang para sa kanila ang mamasyal sa dilim. Mayaman ang amo ni Nena, isang matandang biyudang babae na may nag-iisang lalaking anak na kaedad lang niya. May magarang kotse din ang mag-ina na siyang sinakyan nila pauwi sa bahay ng kanyang mga amo. Bale, ikinakarga lang ito sa barko dahil hindi raw sanay na mag-commute lang ang mag-ina. Walang nagawa si Nena kundi ang sumunod sa mga ito at tanggapin na lamang ang paghingi ng pasyensya sa kanya ni Donna. Ang amo ni Nena ay tawagin na lang natin sa pangalang Margareta. Si Madam ang isa sa may pinakamalaking pastuhan sa buong Duenas. Malawak ang pagmamay-ari niyang lupain at marami din siyang mga alagang hayop kagaya ng baka, kabayo, kalabaw at kambing. Kahit may katandaan na si Madam ay bakas pa din sa mukha nito ang taglay na kagandahan noong kabataan pa, mahahalata ang pagkakaroon nito ng lahing banyaga. Marahil kaya medyo maputla ang balat nito. Kapag kinakausap naman si Nena ay palaging mabagal, mahina at mabigat ang boses nito. Tila takot sa sigawan. Ang sabi ni Nena, unang araw pa lang niya sa poder ng kanyang amo ay gusto na niyang umiyak sa labis na pangungulila. Wala siyang makausap at kung may makakasama naman siyang katulong ay hindi ito nagtatagal. Dalawang araw lang ang limitadong panahon nitong pananatili sa napakalaking bahay ng kanyang amo. Gayunpaman, mabilis na natuto si Nena. Sa loob lang ng isang buwan, gamay na niya ang kanyang trabaho. Hindi lang siya katulong ng mag-ina, ginawa din siyang sekretarya at private nurse na pinagkakatiwalaan ito sa lahat ng bagay. Sa sobrang laki ng kanyang sweldo, kumalat sa aming lugar ang mabilisang pag-asenso ng pamilya ni Nena. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera at tinitiyak niyang hindi magugutom ang kanyang mga magulang at kapatid.
Nabayaran nila ang kanilang mga utang at nakapagpundar pa ng sariling negosyo. Ang buwan ng pag-uwi ni Nena na pinangako ay hindi natupad. Sa halip, taunan siyang umuwi at hindi namin maiwasang magulat dahil masyado na siyang kakaiba sa dating Nena na nakilala namin. Dumarating siya sa mabinay ng nakakotse. Tad-tad ng suot na alahas at balot sa make-up ang mukha. Kung ano ang porma at pananamit ng kanyang among si Margareta, ay ganoon din ang pamurma niya. Mas lalo siyang gumanda at tila artista na kung titignan. Malayong malayo na siya sa dating Nena na aming nakilala. Palagi pa niyang kasama ang kanyang lalaking amo at kay sweet nilang mag-usap sa isa't isa. Napag-alaman naming nang magtrabaho pala si Nena sa kanilang tahanan ay nagustuhan ang mag-ina ang kanyang pagsiservisyo. Ginusto nilang manatili si Nena sa kanilang puder. Kaya nila binigyan ng triple pa sa napag-usapang presyo ng sweldo ng babae. Maliban doon, pinagkakatiwalaan na nila ang babae sa kanilang negosyo. Matalino si Nena at marunong makipag-usap sa kanilang mga kasosyo. Sa katunayan niyan, kay daming na nilang naging negosyo simula ng maging katuwang nila si Nena. Nang minsang umuwi si Nena ng mag-isa, ay nakausap siya ng kanyang mga magulang ng masinsinan. Bakit raw parang hindi na siya ang Nena na nakilala namin noon? Bakit daw sa halip na buwan-buwan siyang uuwi, gaya ng ipinangako niya ay naging tauna na ito? E kunento sa amin ni Nena na ginagawa niya lang daw iyon para mas umasenso ang kanyang pamilya. Gusto niyang makatulong kaya ginagawa niya ang lahat para sa kanila. Ikinagulat nga namin ang husto nang bilhan niya ng mas makabagong wheelchair ang kanyang kapatid. Ang kanyang nanay at tatay ay binilhan niya ng kotse. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Nena hanggang sa isang araw. Biglaan siyang dumating sa kanilang bahay. Masama ang kanyang pagkaramdam at mukhang may sakit. Nang kausapin siya ng kanyang nanay ay sinabi niyang sumasakit ang kanyang ulo kapag may naaamoy na hindi maganda. Akala nga namin ay buntis siya, pero hindi ko inasahang higit pa pala doon ang nararamdaman niya. Biniro siya ni Waldo at sinabing mabuti na lang daw at pinayagan siyang umuwi ng kanyang mga amo. Bahagyang natigilan si Nena at sinabing kalilibing lang daw ng kanyang among si Margareta. Ang kanyang among lalaki naman ay nasa ibang bansa para ayusin ang mga negosyo nila doon. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makauwi. Wala naman daw siyang babantayan dahil may mga katulong na din daw sa bahay ng mga ito. Pinagpahinga siya ng kanyang nanay sa kwarto. Kaya naman, masinsinang nakipag-usap sina Aling Flor at kanyang mister. Ayon kay Aling Flor, na ikwento raw sa kanya ni Nena na dati nang may sakit ang kanyang amo. Lumala lang daw ito nang magkaroon ng panibagong komplikasyon sa atay, kaya naratay sa kama hanggang sa maging alo. Sumuko lang ito nang magdesisyon ang anak nitong lalaki na dalhin ang kanyang ina sa ospital. Wala na raw pagamutan ang gustong tumanggap rito, kaya nanatili na lamang ang matanda sa kanilang tahanan hanggang sa bawian ito ng buhay. Kasabay ng pagkamatay ng amo ni Nena ang pagkakasakit ng dalaga. Kaya naman labis ang kanilang pag-aalala at halos walang sinayang na panahon para ipagamot kaagad si Nena sa doktor. Tutal naman may pera na sila na magagamit para igastos sa ospital. Iyon nga lang, labis ang pagkagulat ng mag-asawa nang malaman nilang wala raw sakit ang kanilang anak. Ayon sa doktor,
na sumuri kay Nina ay malusog naman ang dalaga at walang nararamdamang masakit sa kanyang katawan. Hindi na kontento ang dalawa at nagtungo pa sa ibang doktor para ipacheck up ulit ang kanilang anak. Kagaya ng naunang doktor, iisa lang din ang naging resulta ng pagsusuri ng tatlo pang nilapitan nila. Wala raw sakit si Nena. Isa sa mga kapitbahay ang nakapagsabing, baka naman hindi doktor ang kailangan ng kanilang anak, kundi isang albularyo. Nagkatingin na noon si Mang Celso at Aling Flor. Kumagat sila sa alok ni Aling Lourdes na talhin sa isang albularyo si Nena para malaman nila kung ano nga ba ang tunay na karamdaman nito. Ang albularyong si Casimon ay nakatira sa kabilang lungsod. Marami na siyang natulungang mga taong nagkakaroon ng mga hindi may paliwanag na karamdaman. Tanging isang albularyo lang ang kayang kumamot. Ibiniyahin ni na Aling Flor at Mang Celso si Nena papunta sa kabilang lungsod para agarang masuri ni Casimon. May kalayuan pala sa syudad ang bahay ng matanda. Pero maayos at matiwasay naman ang kanyang may kalakihang kubo. Nagbiro pa si Casimon na bakit daw nagdala ng aswang ang mag-asawa sa kanyang bahay. Naikinatinginan ng dalawa. Pero nang tumawa ito ay kaagad silang nakahinga ng malalim. Pinaupo nila si Nena sa supa at hinayaang iwanan doon ng medyo matagal. Kinausap niya si Ina, Aling Flor at Mang Celso ng masinsinan. Unang kita pa lang daw niya kay Nena ay alam na niyang hindi pangkaraniwan ang sitwasyon nito. Hindi raw tinanggihan ni Nena ang pamana ng isang aswang. Ito ang dahilan kung bakit nagkasakit ang kanilang anak. Hindi naman daw talaga ito karamdaman na nakamamatay. Pero ito ay isang klase ng pagpapasa ng kapangyarihang itim mula sa isang matandang aswang na labis na nagtitiwala sa kanya. Sa kaso ni Nena, nagustuhan pala siya ni Margaret. Kaya sa kanya ipinamana ang kapangyarihan nito. Huli na raw ang lahat para sa dalaga pero kaya pa naman niyang kontrolin ang kanyang sarili. Basta bahayaan lang siyang bumalik sa amo niyang lalaki. Ito lang ang makakapagturo sa kanya kung paano kukontrolin ang kakaibang pagkataong mayroon siya. Nang gabing ding iyon, pinauwi sila ni Casimon. Inihabilin niya sa mag-asawa na hanggat maaari ay huwag gagalitin si Nena. Dahil sa pagkakataong iyon lang lalabas ang kanyang pagkaaswang. Makalipas lang ang ilang araw, napag-alaman na lang namin na sinundan pala siya ng kanyang among lalaki dahil nagpaalam na ito kina Mang Celso at Aling Flor na magpapakasal na ang dalawa. Pumayag na din sila kagad para wag nang pag-usapan ang kakaibang karamdaman ng kanilang anak. Pero ako, alam ko, lapis akong nasaktan sa nangyari kay Nena. Kung may nais magtanong kung bakit kabisado ko ang nangyari sa kanya, ito ay dahil ako ang una niyang nobyo. Hindi kami naghiwalay nung mga panahong nagtatrabaho siya sa Iloilo. Kaya palagi akong nasa kanila tuwing umuwi siya ng taunan. Pakiramdam ko ay sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko sa tuwing nakikita ko siyang dahan-dahang nagbabago at nagpapahiwatig na ng pagnanais niyang makikipaghiwalay sa akin. Wala akong magagawa dahil nga tila naging sarado na ang puso niya para sa akin. Masasabi ko ding hindi na kami magkaure, lalo na't minsan ko na siyang nakitang nagbago ng anyo nang matuto na siyang kontrolin ang kanyang sarili. Nakita ko kung paano siya tumuwan at sugurin ang buntis na kalabaw ng isa pa naming kapitbahay. Nakita ko ang ginawa niya.
Pero wala akong anumang kwento kahit kanino sa mga kapitbahay namin. Kahit nasaktan ako sa ginawa niya sa akin ay, gusto ko pa rin protektahan siya sa mga simpleng paraan. Na kahit sa huling pagkakataon pareho pa kaming malaya, ay malaman niyang pinagtatakpan ko ang lahat ng ginawa niya. Mahal ko siya kesyo aswang siya. Hindi naman siya nananakit ng tao. Paalis ako noon para magtrabaho nang mabalitaan kung sumama na si Nena sa kanyang among lalaki na si Eliazar para magpakasal. Ang kanilang rason ay para ipagamot ang babae. Pero alam ko naman ang buong katotohanan. Isa na siyang aswang at hindi na namin magagawa pang baguhin iyon. Maraming salamat po sa pakikinig. Sana po ay nalibang kayo sa pagbabalik tanaw ko sa aking karanasang aswang na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. More power po sa inyong channel at God bless. Muli po, ako po si Nestor ng Negros. Alright.